Mukhang ang sinwerte ang team ng Los Angeles Lakers by Idol sa pagkuha dito sa undrafted rookie na si Austin Reaves. Matapos nga ang kanyang very successful rookie campaign last season para sa Lakers, ngayon ay merong napakagandang update si Jovan Buha dito nga kay Reaves sa ginagawa niya sa offseason. Nagwo-workout nga daw siya 3 times a day, naglilifting, nagpapalaki ng katawan at pagdating nga daw ng gabi ay ine-ensayo niya ang kanyang shooting. At sinabi na nga daw sa kanya ng team ng Los Angeles Lakers na magpahinga muna. Pero ang sinabi ni Reaves, "I'm gonna work." Yan nga mga idol ang mentality ni Reaves ngayong off-season. Gusto niya na nga daw kasi mga idol i-condition ang kanyang katawan sa bugbog na kanyang mararamdaman all throughout the regular season next year. At balita nga daw na itong si Austin Reaves ay nanggaling sa 197 pounds, ngayong off-season ay 209 pounds na nga siya. Napakalaking pagbabago sa kanyang katawan, mukhang ang naging baskulado na ito nga si Reaves mga idol. Kaya naman siguradong masaya ang Lakers na nakuha nga nila si Reaves, hard worker pala itong batang ito. Kaya expected natin na sa mga susunod na season ay lalong mag-i-improve ito nga si AR-15. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin ang ating next balita na patungkol dito ay Goran Dragic at sa kanyang binunyag patungkol nga sa paikipaglaro kay Kevin Durant at kay Kyrie Irving. Sabi niya, "It was quite hard because it wasn't about the team but more about individual performances." Wala nga daw pake itong si KD at si Kyrie sa buong team. Ang gusto lang nila ay ang kanilang sariling stats, ang kanilang sariling puri. At pagpapaliwanag na rin siguro ito mga idol kung bakit nga sa first round pa lamang ay nalaglag na itong team. Dahil sa selfish mentality nga daw sabi ni Goran Dragic. At kaya rin siguro ganito nangyayari sa kanila sa offseason dahil wala nga silang pake sa team kagaya ng pahayag ni Dragic. At pag-usapan naman natin mga idol ang ating next balita na patungkol sa pagpuri ni Draymond Green kay Paolo Banchero. Matapos nga ng kanyang napakagandang summer league performances, sinabi na ito ni Dre. Sa tingin niya nga daw, etong si Paolo Banchero is one of the players na masasabi mong one of one. Or kagaya nila LeBron James, Stephen Curry, Giannis, nila KD. Kumbaga, once in a generation type of player. Nang dahil nga daw sa kanyang ginagawa sa court besides scoring. Yes, magaganda nga daw ang kanyang ginagawa kapag hawak niya ang bola. Pero grabe nga rin daw ang kanyang ginagawa kapag wala din ang kanyang bola sa kanya. Yung pagkokorek niya nga daw sa kanyang mga teammates kahit rookie lamang siya, yung mga winning plays na ginagawa niya nga daw offensively at defensively ay pagpapatunay na isang winning player etong ang si Banchero. Dagdag pa ni Draymond Green, sana nga daw handa na ang Orlando Magic sa ganitong klaseng player. Grabe nga rin daw mga idol ang kanyang intensity sa summer league. Tinrato niya nga daw yun na parang NBA Finals. Kaya nga sana nga daw ay wag sayangin ng Magic etong si Paolo Banchero. At mga idol, alam naman natin na itong si Draymond ay may mata nga pagdating sa mga talent, pagdating sa mga potensyal na mga batang player. For example na lamang si Jordan Poole na pinili nga at binoto ni Draymond Green na kuhanin ng Warriors sa 28th pick noong 2019 NBA Draft. At nakita naman natin kung ano ang klaseng player itong si JP. Pagpapatunay na itong si Draymond ay magaling tumingin at mag-scout ng mga NBA talent. Kaya hindi na rin siguro ako magugulat mga idol kapag nagkatotoo ang sinabi neto ni Draymond dito nga kay Paolo Banchero. Pero anyways mga idol, sa ating panghuling balita, panoorin nga natin si LeBron James na inensayo ang kanyang 3-pointer this offseason. At iyan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!